sa mabilis kailan. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Ang bala kong gawin ngayon, kukuha ako ng driver license. Tapos papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng driver license dito sa Taiwan. At yung mga interesado ng kumuha ng driver license dito na nandito sa Kaohsiung, panoorin nyo lang para malaman nyo kung paano yung tamang proseso. Ang gagawin mo nang kain muna ako. Tapos, sabay layas. Para ipakita sa inyo kung anong paano kumuha ng driver license dito. Okay. Yan yung ulap pa namin kagabi. Kain tayo. Ayan, naalis na tayo. So, yung mga requirement pala pag kukuha ka ng driver license. Picture, passport size, tapos medical. Yun lang naman yung kailangan. Tapos ipapakita ko sa inyo kung saan kayo magpapaya medical. Ang init. Tapos yung babayaran nyo sa medical, basta may health card kayo, bali nasa 125 lang NT dollar yung babayaran nyo kung may health card. Kahit naman nakalimutan yung health card nyo, bigay nyo lang ERC, matik na yon. Matik na ang babayaran nyo sa 125. So pupunta muna tayo dun sa kung saan magpapay medical para makita nyo. Yung kahit mauna naman kayo magpa-medical, kasi yung medical record nyo naman is 1 year bago siya ma-expire. Kahit magpa-medical na kayo or bago magpa-schedule, pwede naman. Or kung gusto nyo, pwede muna kayo magpa-schedule kung kailan kayo sa seminar, driving lesson seminar sa kahit alin na may mauna. Importante kasi magkaroon kayo ng medical record or magpa-check muna kayo. Kasi hindi, kung hindi naman kayo inip. Kung hindi naman kayo magpa-medical tapos pupunta kayo para kumuha kayo ng exam, hindi naman kayo pa-examine kasi required talaga is magpa-medical muna kayo. Punta muna tayo sa clinic kung saan magpapay medical. Tapos ilagay ko na rin sa screen yung address. Hindi ko lang alam dito sa Taiwan pala kung lahat ng medical clinic is pwedeng magpapay medical lang ano. Mga pwedeng magpapay medical sa driver license. Pero yung ibibigay ko na lang sa inyo na address yung kung saan rin kami nagpa-medical dati. Ayan, naalis tayo. Punta tayo ng clinic. Bali, wala tayong photographer ngayon. Ako lang ngayon mag-isa. Ayan. Hindi sumama kasi maglalaba daw siya. Sige, mamaya na lang guys. Nag-drive ako ng motor. Okay. Guys, bali ito yung medical clinic na kailangan nyo puntahan na kukuha kayo ng driver license dito sa Taiwan. Bali, makikita nyo na rin mamaya, mapapakita ko rin sa screen time yung address para mas madali nyo mapuntahan. Ayan yung clinic na pupuntahan nyo. Pagka pupunta sa loob, sabihin nyo lang kukuha kayo ng driver license, kasi iba-iba yung pagkukuha ng test, depende kung ano yung kung saan yung kailangan. Kaya pupunta na tayo doon, papaschedule ako ng driving test na kasi ako.
kita na lang tayo dun mamaya. Okay. Nandito na tayo sa kuhaan ng lisensya dito sa Kaohsiung. Nanzu Kaohsiung. Init. So ipapakita ko sa inyo yung dapat gawin at sa or kung saan kukuha ng ano ng schedule. Kung saan kukuha ng schedule para kumuha kayo ng lisensya. Unang-unang gagawin, kukuha muna kayo ng seminar. Kukuha muna kayo ng ano ng schedule ng seminar. Yung seminar dito is Taiwanese, so hindi masyado maiintindihan. So ang gagawin nyo is manunood na lang kayo, so magmotor, or yung tamang gagawin kung saan kayo tamang lane dadaan, lalo na sa mga intersection. Ayan, bali ito yung pupuntahan natin. Mabalipakita ko sa inyo, mabalik na yung camera. Andi itong building na to. Ang building niya. Dito ako dumaan sa side. Ipapakita ko sa inyo sa harap. Ipapakita yung harap. Dito yung kuha ng license sa Nansu. So yung registration mga sasakyan sa first floor, tapos kuha ng lisensya sa second floor. Yan, dito tayo pupunta. Okay. So pumunta tayo na ng second floor kasi papa-schedule ako ng ang kulang ko na lang is driving test na lang. Kasi pasado na ako sa written. Hindi pala written, computer test yung ano nila. Pasado na kasi ako doon. So ang gagawin na lang natin is driving test na lang kung ako schedule. Pinakasal ko kasi yung schedule ko nung nakaraan kasi nagmadali lang ako mag-test. Tapos kasi tanghali, may pasok pa ako noon. So lumabas na ako para mag-exam. Bali yung ano pala rito is online exam ang gagawin. Sa computer kayo mag-exam. Kaya kailangan nyo mag-review yung safety at saka yung mga penalties kung magkano. Okay, ilang advice ko sa inyo, kailangan kayo mag advice ko sa inyo. Wala pang placement sa suka ng placement. Hindi ka rin pa pagkakong pagkakang first class. Dito naman sa kuha ng lisensya, wala masyadong tao. Second floor tayo. Masyadong tao. Balik ka rin ang pakita ko sa inyo. Yung una-una yung gagawin pagpasok yung ito is kukuha kayo ng number para matawag kayo. Ayan. Refresh nyo lang ito. Tapos may lalabas na yun na number. Ayan. Nahulog. Tapos pupunta kayo dyan sa pa-schedule kayo. Unang-unang yung kukunin is seminar. Tapos yung seminar is driving test. Schedule for driving test. Motorcycle. Yeah, motorcycle test. My whoa. Motorcycle. Yeah. AIC. It's ganda. AIC, no? Para makita yung record.
Naga finish ah. Hola. Hola. Hola, only driving test lah. Schedule na lang ang driving test ng ako nito. Kasi tapos na ako mag-exam. Online exam. Finish siya. Saka, naga... 7... 13, 1, 3. Finish siya. Saka yun, naga yung sign. Saka finish siya, yeah. Only here. But naga motorcycle, mayo, no. Mayo. Actually, schedule na. Today, today mayo ma? Today ma, mayo. 13号, 1 week. 1 week? Yeah, 7 days. 7 days? Yeah, yeah. 你这一天, no, 要, finish 了? 要这个, 20 ma? 没有了。啊, 没有了, so, 9月。 Oh, okay. Okay. 9. 等一下, 那个, check, 那个, 还有3班啊。 9. 9 ma? September 9? 9. Oh. One week pala. Nakalimutan ko. One week. Nag-test kasi ako is noong at 13 pa. So, pwede hanggang 20. Kaya lang, wala siyang schedule. Air health. Air health, ma. Okay, yeah. Yeah. May, may usan pa na. Tiga. Tuma. Okay, okay. One, two, three. Oh, hawa. May usan pa. Okay. 11. 11. 11. Okay. 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 So, yung schedule ngayon is puno. Wala ngayong araw. At saka, wala pa pala akong 1 week kasi nag-exam ako ng 13. Wala pang 1 week. So, ang gagawin natin, maghihintay tayo yung schedule ko is sa Ados pa. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga gagawin nyo. Pagkatapos nyo rito magpa-schedule ang traffic safety lecture, no? Traffic safety lecture. Ang kasunod nun is online test. Ang online test, magbabayad kayo ng 250 NT. Tapos pag bumagsak naman kayo, susunod na schedule nyo, 1 week ulit. 1 week ulit, tapos magbabayad naman kayo ng 125. Tapos ito, papakita ko rin sa inyo saan sa'yo magda-drive-drive hall. 10 PM, 10 ma, 10:30. AM, morning. AM na. Okay. 10:30. 10:30, okay. Morning. Toso 10. Repairs o magbabayad din. Now ma? Meo. Okay. Okay. So yung pag... 125 ulit. Dahil hindi ako kumuha ng exam nung nakaraan. Yun lang. Magbabayad tayo ulit. Schedule, ano mangyayari? Lecture room. Tapos, pagkatapos niya ng lecture room, susunod niya naman is computer written test. Ayan, dito naman yan. Dito kayo po papasok. Yung may time limit, yung pagkuha niyo ng, ano, ng test.
May pagkuha yun ng test nyo. Yung pagkuha nyo ng test, merong time limit. 30 minutes. Tapos yung passing grade naman, pag mag-online test kayo, is dapat 85 yung passing niya. So, papakita ko naman sa inyo yung driving hall nila kung saan doon tayo nanggaling kanina. Papakita ko sa inyo kung paano yung test nila. So, nangyari sa akin, dahil nagpa-schedule ako ng bago, nagbayad ulit ako ng panibago ng 125. Nung nakaraan kasi, may paso kasi ako, hindi ko kaya tapusin yung buong ano, buong test. So ang ginawa ko na lang is computer test na lang muna online. So maghihintay ako sa 9, saan na September 2. September 2 pa yung exam ko, driving test. Yun na lang naman, kasi pasado na ako sa online. Alam ko lang na magbabayad ako ulit, sana tinapos kung absenta lang ako nung araw na yun. Sayang yung 125 din. Okay. Ganun talaga. Sayang, itatagal lang. Sayang. Dapat umabsenta lang ako. Kung alam ko lang na magbabayad uli. Di bale. Para alam nyo na rin kung anong dapat yung gawin sa susunod. Or kung kayo ang kukuha ng license, alam nyo na yung gagawin. Yan, nandito naman. Papakita ko sa inyo yung driving hall nila. Kung saan ka magte-test drive. Yan, papakita ko sa inyo. Ito yung motorcycle sa amin ng hall nila. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung tamang gagawin. Papasok ka sa loob. Pwede naman pumasok sa loob para makita nyo kung tama yun. Para mapanood yung mga ginagawa. Ayan, ito tayo. Kailangan 8 seconds. Lang yun. Kailangan yung 8 seconds. Mag-alam mo lang 8 seconds lang. Kailangan, nakikita mo yung timer na yun, may zero. Pag patapak mo dyan, mag-i-start ng timer yan. Kailangan mabagal ka lang. Second yung kuha niya na. Okay, kuha niya na. Tapos yung 9 seconds yung kailangan ito sa daanan na to, hindi ka lalabas sa lane. Itong stoplight.
pupunta rin dun sa dulo sa box. Sige natin. Tapos kailangan marunong ka rin, kailangan gagamitin mo rin yung mga sunlight mo para alam nila kung paano mo gamitin. Ano, Taiwanese na. Ayan, bali ito yung medical health certificate na kukunin nyo dun sa clinic. So pasado na ako sa ano, sa exam ko, kaya meron na siyang grade na 90. Pero ngayon hindi tayo pwede makakuha ng driving lesson. Kasi 1 week pa, wala pang 1 week. Ayan, isa akong kasamahan, pasado na sa exam, pasado pa sa driving lesson. Okay, so ang gagawin niya, papalik siya sa loob, kukunin niya yung lisensya niya. Kukunin niya yung lisensya niya, okay lang. Maybe ay ilalaminate na lang. Ayan, parang big. Naunahan pa ako kumuha ng lisensya. Punta mo sa loob. Punta muna sa loob, okay na yan. Ipiprint na yan. Ayan, motor mo. Maganda yung motor mo. Oh, mas maganda yung maliit. Eh, malaki yung motor mo eh. Akala ko, tinanong ko ngayon kung pwede ko. Pwede ba ngayon? Diba nandun naman sa exam yun? Oh, nakita ko nga sa exam. Inaalala ko. Ngayon ko lang din nakita yung ano. At resi pala ako pumunta. Ano pala ngayon ah? Ano pala ngayon eh? Oh. Friday siguro. Kaya schedule ko sa ados na lang. Okay. Okay. Kung pinakita ko sa inyo sa loob kung paano mag tamang ano, kumuha ng driving lesson dito, kailangan 8 seconds, hindi mo muna malalampasan yung kailangan sakto 8 seconds bago ka malampas dun sa guwit sa dulo. Tapos tamang signal light, yun ang gagawin. So ako ngayon, maghihintay pa ako ng schedule ko kung kailan ako makakuha ng ng drive test. Nakakasar. So ang gagawin ko ngayon, uuwi na ako ngayon. Bali yung address ng address nito na kung saan ako kuha ng lisensya, ilalagay ko na rin para hindi kayo mahirapan. Okay guys, uwi na ako kasi hindi na rin makapag-exam. Bye-bye!